Javi, lolo o lolas boy ka ba? Ako, mas close ako sa lola ko. Alam mo nga, naalala ko nung mga bata pa kami, kami magkakapatid, sobrang excited kami pagpupunta kami kila mama. Sa lola ko. Bakit? Kasi sobrang spoiled kami, syempre. Kami din. Ikaw ba? Kami din naman. Spoiled din ako sa lola ko. Tsaka, feeling ko sila talaga yung natural spoiler sa family, di ba? Sarap nga balikan eh. Kaya mga kapuso, ngayong hapong ito, ang mga programa para sa ating mga lolo at lola ang ibibida natin. Healthy afternoon, mga kapuso! Welcome sa isa na namang informative episode tungkol sa usapang pampamilya at pangkalusugan. Ako po si Max Collins. Ako po si Pancho Magno. At laging tandaan, ang buong family mas happy kung... Healthy ever after, todo arangkadang serbisyo. May problema raw sa family. Laging worried kung paano maging healthy. Paano ba magiging happy? Relax ka lang, may paraan na yan. Sagot na namin ang impormasyong maaasahan. Oh, kapag-person, my forever. Sa health and wellness, it's now or never. Para ang buong family, healthy ever after. Healthy ever after. Mga kapuso, kung dati sikat di sikat ang TGIS Group, ito, bagong-bagong barkada ang ipapakilala namin sa inyo. Pang millennials ba yan, wife? Yes, hubby! Millennials at heart! Cool na cool ang binuo naming group of elderly dito sa Healthy Ever After. Si Lola Corazon San Pedro, na 63 years old, pinaka-kikay at fashionista sa grupo. Ang 60 years old naman na si Lolo Guillermo Reyes o Gil, ang pinaka-teki. Mobile games, selfies. Yan ang hashtag life goals niya. Ang singer-musician naman sa grupo, ang 60 years old na si Lola Nena Saludes. Although 60 years old na rin, siya ang pinaka-bunso sa grupo. Self-proclaimed, pinaka-young at heart, at siya rin ang pinaka-tahimik daw sa group. Meet Lola Marife Alvarez. Siyempre, hindi mawawala ang kuya-kuyahan at tagalid ng grupo. Kahit na 60 years old lang din, si Lolo Enrico Equeron ang madalas na tagasundo sa grupo. Altogether, they are the senior squad. Alam niyo naman siguro kung bakit. At senior squad, hindi lang updated sa latest trends at ganap. Pati sa health and wellness, they also know what's in. Lakad ng squad? Bar hopping o mall hopping? Wrong, hubby! Hindi sa mall or sa bar ang destinasyon nila, kundi sa isang health center. Because today, napag-usapan nilang magkakasama at sabay-sabay magpabakuna. Oh, di ba? Hindi lang pang baby ang bakuna. Dahil age doesn't matter din dito. Mandated po ang kami, ang kagawaran ng kalusugan na magbigay ng senior citizens vaccine itong dalawa na ito, influenza and pneumonia. Pero ang vaccination, may free consultation at check muna para malaman din kung safe or okay bang bakunaan sina lolo at lola. And after that, all set for bakuna na. Ito po yung ano sa anti-pulmonya. Ang pneumococcal vaccine ay ibinibigay sa mga lolo at lolang 60 years old pataas every 5 years. Pangunahing nilalabanan ng bakunang to ang sakit na pneumonia. Dahil ayon sa World Health Organization o WHO noong 2003, nasa 1.6 million ang namatay sa buong mundo dahil sa pneumococcal infection.
Ayon naman sa Field Health Services Information System o FHSIS ng Department of Health, ang pneumonia kasama ang acute lower respiratory tract infection ranks as the second leading cause of morbidity or death among Filipinos noong 2013. Ayan! Ayan na! Hindi natin hawak ang bukas. Unti-unting nauubos ang lakas. Iba na ang pagbabalik ng Healthy Ever After. Kilalanin ang viral lola na sporty at 60. Healthy Ever After! Healthy Ever After! Wala kayo sa lola na sunod nating makikilala. Minsan nananahe, pero madalas nagbabasketball. Astig! Ako si Flor, ang lola basketballista ng Laguna. 60 and sporty ang peg ni Lola Flor de Lisa Austria o Lola Flor. Dahil at the age of 60, hindi pa rin siya maawat sa pagdidribble. Sa totoo niyan, nung high school days, talagang halos every sport fest, nasali ako. And then talagang parang of all the sports, parang basketball ang numero uno para sa akin. Especially kung basketball arcade video game ang usapan. Sa viral video ni Lola, umiscore lang naman siya ng 593 points sa loob ng 90 seconds. Now, top that! Nung una talaga, 50 ka, na umiiyak na ako. Sabi ko, ang hirap pala nito. Pero time after time, sabi ko, hindi, practice lang to. Tapos, sabi ko, ang sarap laruin pala nito. Parang talagang libang na libang ka. And because addicted nga ako sa basketball, hindi laging mahirap sa akin na laruin yon. Sige nga, wifey. Itry nga natin ang galing ni Lola Flor sa arcade basketball. Huh? What do you mean? I-challenge natin siya? Are you sure, hubby? Katuwaan lang naman, wifey. Fun and friendly match lang with Lola Flor. O sige na nga. Game! In 2 minutes, paramihan na masyashoot. Mauna na ako, ha? Okay, my turn!
eto na. It's Lola Flor's turn. As expected, ang galing mo, Lola. Okay, so Lola Flor, napatunayan na namin na kahit individual or as a team, talo pa rin kami sa'yo. Ang galing mo talaga. Anong sikreto mo? Lalo yes. na para sa mga... What's your secret? Lalo na para sa mga senior citizen. Just be happy. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Right. Kasi pag happy ka, you can do anything. Kung meron kayong natatagong talento na galing kay God, ilabas natin. Huwag natin dalhin sa hukay. At ang isa pang sikreto ni Lola Flor, healthy diet o pagkain na masusustansya. Hindi ako nawawalan talaga. Saging. Miskin nung dalaga pa ako, binasagan na nga ako nila na si saging. Oh. Kasi hindi ako nawawalan na saging sa meal ko. And then, kamote din. Gusto kong i-advise talaga yung kamote. Kahit isang piraso lang nun, solve ka na. Yung strength mo, tatagal at tatagal talaga. Habang tumatanda kasi ang tao, mas kailangan ng ating katawan ng mas maraming protina. Ang pagbabawas ng saturated fat at salt intake ay nakare-reduce naman ng blood pressure at cholesterol. At ang pag-increase naman sa pagkain ng prutas at gulay could cut cardiovascular disease risk by 30%. Kung meron tayong tinatawag na pinggang Pinoy sa mga bata, meron din pong pinggang Pinoy sa elderly. Nakikita po natin ang distribution ng dapat ng pagkain ng mga matatanda. Kinakailangan po ito masustansya at puno ng nutrisyon. So dapat meron siya yung energy-giving food, yung go food na tinatawag. So yung rice, ang mga root crops o tinapay. So meron din po dapat ito bodybuilding or yung grow food. So yung isda, yung beef, pork, or chicken. And of course, pinakamarami dapat sa proportion na kinakain ng matatanda natin, yung tinatawag natin body regulating, yung glow foods, na ito po yung mga prutas at masustansya. At dapat, ang ating pong mga senior citizen ay dapat makakainom ng 7 hanggang mas marami pang tubig araw-araw. Mula pagpaplano, pagbubuntis, panganganak, pagbibinata o pagdadalaga, hanggang sa ating pagtanda, todo arangkada ang suporta ng kagawaran ng kalusugan. Healthy ever after. Healthy ever after. Wife, ano kaya, no? 40 years from now, anong ginagawa natin? Malamang marami na tayong apo nun. Alam mo, hubby, pag magre-retire na tayo, gusto ko tumira tayo sa tabi ng dagat. Yun, tapos, pagkagising natin, sariwang hangin ang malalanghap natin. Di ba maganda? Idea? Nakaw po tayo sa rocking chairs natin. Reminiscing. Mm-hmm. Diba? Tapos syempre, pinapanood din natin ang ating mga apo na nagtitempisaw sa dagat. So, pero alam mo, wife, bago di pag-usapan yan, asan eh? Wala pa tayong baby eh. Ayan ka na naman, hubby. Umaanda na naman ang kapilyuhan mo. Hindi yun ang topic for today, ha? Bago pa yan, okay, just wait. Keep that thought in mind. Kailangan natin alamin kung ano ang mga programa ng government para sa ating mga elderly. Ang Department of Health o DOH may tinatawag na Health and Wellness Program for Senior Citizens o HWPSC. Sangayon ito sa Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizen Act of 2010. Ang goal ng HWPSC ay i-promote ang quality of life ng mga elderly at matulungan silang maging bahagi ng nation building. O yung mga serbisyo na mala, for example, both prevention and control at saka kung nagkakasakit sila, prevention, kasama na rin po doon sa health and wellness, yung tinuturan po natin sila yung pag-ehersisyo at saka yung tamang pagkain at saka yung tamang tulog para hindi po magkasakit. Ang programang ito ng DOH patunay lang na may mga nakalatag at tiyak na programa ang gobyerno sa bawat stage ng buhay natin. Lahat ng yan nakita natin dito sa Healthy Ever After sa nakalipas na 3 buwan. Una na dyan ang wasto at mas maayos na pagpaplano ng pamilya
o ang family planning. 1, 2, 3. 1. Dapat handa ang isip. 2. Dapat ready ang budget. 3. Dapat planado ang agwat ng mga bagay. At kapag dumating ng blessing, may mga programa rin ng DOH para sa mga preggy mommies. Tama, wifey. Tinututukan din nila ang wastong maternal care gaya na lamang ng kanilang First 1,000 Days program. Kasama sa First 1,000 Days program ng Department of Health ang pagbibigay ng maternal nutrition, breastfeeding preparation, at maging ang pagtitiyak na malayo sa sakit si baby. At dahil kalusugan ang priority ng DOH, ang mahigpit nilang paalala sa preggy mommies, huwag manganak sa bahay. Piliin daw ang licensed birthing centers gaya ng ospital o lying-in clinic. Pagkapanganak naman kay baby, isinusulong ng DOH ang Newborn Care Packages o NCP. Kasama dyan ang unang yakap campaign, newborn screening test at newborn hearing screening test. Unahin na natin ang essential newborn care o unang yakap campaign. Ang newborn care packages o yung sinasabi nating unang yakap campaign is a package for newborn babies. Pakapanganak, meron na silang serbisyong ibinibigay. Isinasagawa rin ang newborn screening 24 hanggang 48 hours matapos isilang si baby. At pangatlo, ang newborn hearing screening. Para mas lalong matiyak na healthy si baby, available din sa mga government hospital at health center ang mga vaccine at bakuna laban sa iba't ibang sakit. Kung mga bata pa, yung kanilang resistensya, hindi pa yan buo. So sila yung pinakamadaling madapuan o madapuan ng mga sakit na nabanggit ko, no? Yung mga tetanus, polio, hepatitis, pneumonia, mga TB. So ito mga sakit na ito ay talagang pwedeng makaapekto sa pag-unlad ng kanilang kalusugan. Tinututukan din nila ang bakuna laban sa tigdas o measles. Ito yung MMR o Measles Mumps Rubella vaccine na binibigay sa sanggol na 9 to 12 months old. Pero hindi lang bakuna ang mabisang panlaban sa sakit. Kaya todo suporta rin ng DOH sa breastfeeding o pagpapasuso. Buong barangay magsama-sama para sa isang healthy kampanya. Breastfeeding is the right thing. Kaya gatas ng ina ay sulitin. Inirerekomenda nila ang pagkakaroon ng malinis, pribado at maginhawang breastfeeding o lactation station sa mga pampublikong lugar. So itong Breastfeeding Act, kailangan maipalaganap natin ang kabutihan at benepisyo ng ating breastfeeding. So ito yung ilan lang sa meron tayo ngayon dito sa Breastfeeding Act na ito. Minamandato niya lahat ng ahensya ng gobyerno. Kailangan, katulad ng workplaces, katulad ng mga malls, ng mga Department of Education, kailangan merong spasyo dun sa kanilang lugar na magkaroon ng lactating station. Kung breastfeeding ang best for babies hanggang 2 years of age, kailangan daw na healthy pa rin ang kakainin ng lumalaking bata. Kaya't may mga nutrition programs din ang DOH. Hanggang pagbibinata at pagdadalaga o adolescent stage, nakaalalay pa rin ang DOH. We talk about adolescent stage. This is an integrated set of services. Nandiyan na rin yung programa natin para sa nutrisyon, yung sinasabi natin kanina, para hindi naman sila nagiging overweight or underweight or malnourished, no? Nandiyan na rin yung programa natin na pangbata. Merong mga kaukulang bakuna pa rin ang mga adolescent na maaari pa nilang tanggapin galing sa gobyerno. Para sa happy and healthy smile, may oral health program din para sa lahat. Simple lang naman ang instructions na dapat sundin. Brush your teeth, brush your teeth. Brush your teeth at least twice a day. Oh, huwag magmadali. Dapat dahan-dahan lang.
hindi patagilid. Oops, mali yan. Taas, baba, yes, dapat ay ganyan. Isa pa nga, taas, baba, yes, dapat ay ganyan. Ayan, oh, sa dila naman. Ang germs kasi, pwede rin mamuga dyan. Brush your tongue, brush, brush, brush your tongue. Brush your teeth at least twice a day. Simple lang, di ba? Para lahat tayo, laging naka... Smile, smile, smile. Smile, smile, smile. Dahil happy pag may smile, smile, smile. Smile, smile, smile. Ah, smile! At least twice a year. Importante talaga na papacheck up tayo sa ating mga dentista nga para maagapan ang mga ang ating maagapan ng mga nag-uumpisa ng masira ng ipin. At saka, kung wala mang sirang ipin, at least mamimaintain natin yung kalusugan ng ating mga ipin at saka ating mga gums. Kaagapay rin ang DOH sa isang seryosong issue sa ating lipunan. Ang pang-aabuso sa ating mga kabataan at kababaihan. Maaaring magbigay ng physical at mental examination o treatment ang isang government o health center officer sa mga biktima ng pang-aabuso. Huwag din magdalawang isip na magsumbong sa pinakamalapit na barangay o police station. Maaari ding mag-report sa PNP emergency line na 117 o sa Violence Against Women and Children Desk Hotline. Mula pagpaplano, pagbubuntis, panganganak, pagbibinata o pagdadalaga, hanggang sa ating pagtanda, todo arangkada ang suporta ng kagawaran ng kalusugan. Kaya naman nagpapasalamat kami ni Hubby sa pagsusubaybay niyo sa Healthy Ever After sa nakalipas na 3 buwan. Sabi nga nila, health is wealth. Kaya salamat sa pagkakataong ito na magbahagi ng kaalaman para malusog ang buong pamilya. Maraming salamat sa pagtutok mga kapuso. Ako po si Max Collins. At ako po si Pancho Magno. Laging tandaan, dapat lahat tayo. Healthy ever after, todo arangkadang serbisyo.